Yo, what is up guys? This is Hive Kali at maligayang pagbisita sa aming channel and maligayang pagbisita dito sa aming Ask Hive na segment. So, for today's video, magbabasa ako ng mga questions mula sa aking IG. Ready, direct? Okay. First question, what is your message to your future self? Salamat. Thank you kasi hindi ka bumitaw sa mga gusto mong gawin sa buhay. Kahit minsan maraming doubts, maraming hadlang. Salamat at hindi ka bumitaw. Enjoyin mo lang kung ano yung nangyayari sa'yo dyan ngayon, i-enjoy mo siya. Lagi mong alalahanin kung saan ka nang galing at saan ka nagmula. Saan lumalaki ang ulo mo kasi matuwang kita. Next question. Greatest fear? Siguro yung hindi na ako magising. Minsan yun din yung rason kung ba't ako nagpupuyat eh. Kasi natatakot ako na ano. Seryoso to ah, natatakot ako na baka hindi ako magising, ganun. Tapos, pangungutin ako. And hindi ko na magawa yung mga bagay na plinano ko. Ever since, nagkaisip ako. Ay. Role model. Who's your role model? Of course, yung mama ko, syempre. Pagdating sa general na buhay, syempre yung nanay ko. Kasi siya yung nagtaguyod sa aming magkakapatid. And siya yung nagiging inspirasyon ko rin kung bakit ako nandito. When it comes to music, Lin-Manuel Miranda, pinakagaling na writer yan. Siya siguro yung pinaka-role model ko when it comes to music industry. Compare your training during SB19 days and during Hive. Siguro ano, hindi siya comparable for me eh. Pero may kukumpare ko siya kasi nung time na nagte-training ako with Show BT, with SB19, nandun yung mga kuya, kumbaga. Parang yung feeling ko that time is, ako'y bunso. Tapos sila yung mga kuya ko, so sila yung mas nag-aalaga sa akin that time. And yung hirap kasi same-same eh. Same-same siya eh. Iba yung Korean treatment and yung treatment namin dito, which is ina-apply rin naman namin kung ano yung mga natutunan namin outside. And yung mga coaches namin, same thing naman. Pero yun nga, siguro dun sa days na yon na nagte-training ako with them, sila yung kuya ko. Pero this time kasi parang kailangan ko na rin tumayo as kuya ng grupo. And minsan as bunso na din. So, yun. Next question. Top 3 K-pop biases. Siguro, haluin ko na lang girl boy. Si G-Dragon, si Daniel ng New Jeans. And for now, si Jurin ng XG. Kailan ka pinakaunang nakapagsulat ng kanta? Way back 2018. Kasi mas nauna akong nakapag-choreograph before ako nakapagsulat ng kanta. And habang nagko-choreograph ako, may mga naririnig akong tunog dun sa piece na ginagawa ko. At the same time, meron akong mga hinahanap na tunog or melody dun sa piece na ginagawa ko. So, tinry kong magsulat. Kinuha ko yung gitara ko that time. Nagsulat ako. And ayun, nalaman ko, marunong pala akong magsulat. Simula nun, parang pinuloy-tuloy ko na yung pagpapractice ko. Most inspirational advice ever received. Basta maging practical ka. And nanggaling siya sa kay Pablo. Kwento ko lang din yung backstory. Parang isang gabi kasi, sobrang nadadown na ako. Hindi ko alam kung para dito ba ako sa music industry or ito ba talaga yung para sa akin kasi sobrang hirap. Ang hirap pumasok sa ganitong industriya and ang hirap mabigyan ng opportunity. Tinanong ko siya kung ano yung ginawa niya para malagpasan yung mga ganong struggles. And yun yung pinakatumatak sa akin that time na maging practical ako. Meaning, huwag puro puso. Kumbaga, gamitin mo rin yung utak mo dun sa bagay na ginagawa mo. Kailangan maging mabusisi ka sa decisions na ginagawa mo. Kailangan alam mo kung ano yung tatahakin mong landas and sigurado ka na yun yung gusto mong gawin. Sabi niya, mangarap lang ako at magtiwala sa kanya. Kasi siya lang din talaga yung tutulong sa atin. Si Lord lang. So, thank you so much doon. Pablo, shoutout sa'yo. Share mo to. Ilan na po ang songs na na-compose mo na? Madami, siguro lagpas 10 na. Pero sa 10 na yon siguro parang 4-5 pa lang yung quality na feel ko, proud ako and feel ko gusto ko siya iparinig sa mundo. Kasi yung the rest, more on dun ko kasi nilalabas yung feelings ko lagi sa pagsusulat. So pag galit ako, pag inis ako sa mundo, or pag masaya ako, dun ko siya nilalabas. And minsan siya na yung nagiging diary ko. And yung ibang songs na nasulat ko is too personal for me to release or i-share even sa groupmates ko or sa management. Hindi ko siya pinipitch kasi parang masyado siyang personal para sa akin. And yun, hindi ko kayang i-share. Kali,
Are you a perfectionist ba? Kasi that's the aura na nakikita ko sa'yo. Siguro sa sarili ko, oo. Pero sa mga tao sa paligid ko, perfectionist ba ako sa mga tao sa paligid ko? Sakto lang. Sakto lang kasi mabilis kasi akong mabilis akong maawa minsan. Kumbaga parang pag nakikita ko nahihirapan siya, mali na lang ako. Char. Pag nakikita akong nahihirapan yung isang tao dun sa bagay na gusto kong makita sa kanya, hinahayaan ko na lang siya. Binibigyan ko siya ng freedom hanapin kung ano yung para sa kanya is perfect na. Para sa kanya is goods na, kumbaga. Pero siguro sa sarili ko, marami kasi akong doubts sa sarili ko. Kaya minsan parang hindi ako nasa-satisfy kung ano yung nagagawa ko. Mas gusto ko lagi higitan or mas gusto ko lagi. Mas okay, kumbaga, mas wala namang perfect eh. Pero gusto ko lagi ng better. Ayoko maging, kumbaga, nandito lang. Yun. Okay, so that's it for today's video. Maraming salamat sa mga nanood at nakisama sa akin. Sana nagustuhan nyo yung mga sagot ko. Pasensya na ako masyadong seryoso. Seryoso rin kasi kayo magtanong sa akin. Sana next time, gawin naman natin masaya to. Gawin natin, de joke lang. Bigyan nyo naman ako ng mga nakakatawang questions. Yung may lalabas ko naman yung kulit ko kasi masyadong nagiging seryoso. Pero thank you so much again sa lahat ng nagtanong. Na-appreciate ko kayo. Peace. Thank you so much. Stream Alaw Pulay sa YouTube at sa lahat ng digital platforms. Stream nyo yan para ilabas na namin yung next song namin. Goodbye.